How to register your One Health Pass without RT-PCR negative result na mas pinadali ng BOQ or Bureau of Quarantine. Just click the link below na nasa aking description box. Make sure po na basahin po natin at unawaing mabuti ang mga paalala. Just click One Health Pass to register. Again, basahin ang mga paalala at health advisory. Before you start to register the One Health Pass, pakiready po ang inyong passport, ticket, vaccination record, booster record, at ang inyong pong email address. Okay, number one, when is your departure going to the Philippines? So, i-click lang po natin yung calendar logo sa right side and choose lang po natin yung date kung kailan po ang ating flight. And number two, when is your arriving in the Philippines? So, ganun din po, i-click lang po natin yung calendar logo and i-choose lang po natin yung date kung kailan ang ating dating sa Pilipinas. Next naman po is select type of entry in the Philippines. So, usually po tayo mga OFW, airport, or sa paliparan, maliban na lang po sa mga seaman. So, i-check po natin yung airport. Next. So, since airport po tayo, ilalagay po natin doon kung saan po tayong terminal. So, may mga choices naman po doon. Tingnan nyo na lang po sa ticket nyo kung saan po terminal kayo sa airport natin sa Pilipinas. Next naman po, arriving as passengers or crew. So, i-check po natin doon is aircraft passenger. Next naman po is passport type. So, tayo po mga OFW is Philippine passport holder po ang ating i-check. And next, classification. So, ang classification po natin is OFW. And next, category or occupation. So, land-based po ang ilalagay natin. Have you been vaccinated for COVID-19? Kung na-vaccinated ka na po, i-check mo po yung yes. Sa vaccination card naman po, tayo po mga OFW na na-vaccinated po dito sa ibang bansa, ang i-check po natin is yung WHO ICV. Next naman po is country where vaccinated. So, kung saan ang lugar ka po. For example, sa Hong Kong po yung ilalagay mo. So, kapag na-fill upan mo na po yan, nalabas na po yung One Health Pass registration platform. So, dito naman po tayo sa ating personal profile. So, i-fill up lang po nating mabuti and make sure po na correct yung mga spelling na ilalagay po natin. Okay, sa last name, first name, middle name, birth date, sex or kasarian, ang inyong civil status, nationality, syempre, Filipino, PhilHealth number. Sa mga wala pong PhilHealth number, pwede nyo po siyang i-type na lang is NA or not applicable. And syempre po, yung inyong passport number. At huwag pong kalilimutan ang local Philippine number at ang inyong pong email address. Next naman po, residence detail. So, ito po napaka-importante na bago kayo mag-fill up, i-take down nyo muna po. House number, street, province, municipality, barangay. At yung vaccination information nyo po. So, yes po. And then, submit your copy of vaccination record and your booster record. Hindi ko po siya na-screenshot, pero after nyo pong i-check yung vaccination information ng yes, yun po yung susunod doon. And next naman po is yung testing laboratory. Isa po ito sa mga requirement na kailangan natin fill upan na para po pagdating natin ng Pilipinas at tayo po ay ma-rapid test at mag-positive, dun po tayo i-refer sa testing laboratory na ating napili upang tayo ay isagawa ulit ang panibagong swab test sa atin. Okay, pagkatapos na po yan, so scroll down, i-click lang po yung square sa baba, i-checkan po natin yon, and then copy the captcha as it is. So kung small letter, dapat small letter, kung big letter, dapat big letter din po. And then submit. Kapag okay na po, bibigyan kayo ng QR code with details below, yan po ang ipapakita for boarding. Okay, paki-screenshot na lang po o paki-save. Or kung gusto nyo naman pong ma-check,
check nyo po yung inyong email address, andun po yung copy. Thank you po, nawa makatulong po sa inyo.